Code of Conduct, yes mga kabrader. Alamin natin ang mga nakapaloob sa Code of Conduct nating mga security guard. Ano ang ibig sabihin ng Code of Conduct? Ang ibig sabihin ng Code of Conduct ay kodigo ng gawain nating mga security guard. At dito sa Code of Conduct ay alamin natin ang mga dapat at hindi dapat gawin nating mga security guard. Pero bago ko umpisan ay huwag mo kalimutan ang i-follow, like, share, and comments, and subscribe na rin. Okay, umpisan natin mga kabrader. Code of Conduct number 1, to carry with him at all times during his tour of duty, his license, identification card, duty detail order, or DDO, and the permit to carry of firearms. Dapat palaging dala ang company identification card, license card, duty detail order, or DDO, at permit to carry of firearms kapag tayo ay on duty. Number 2, he shall not use his license and privilege to prejudice the public, the clients or customers, and his agency. Hindi dapat ginagamit ang ating security license bilang pribilehiyo na ikasisira natin sa publiko, kliyente, customers, at sa ating ahensya. Number 3, he shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in the discharge of his duty or sit down unless required by the nature of his work, and shall at all times keep himself alert during his tour of duty. Hindi dapat nakikipag-usap sa sino man, liban na lamang kung labas na sa duty. Hindi dapat nakaupo kapag naka-on duty. Kung hindi ito kinakailangan, dapat palaging naka-alerto habang naglilibot while on duty. Number 4, he shall not refrain from reading newspapers, magazines, books, watch television, text while actually performing his duty. Hindi dapat nagbabasa ng dyaryo, magazines, libro, panonood ng television, makikipag-text, gagamit ng cellphone habang tayo ay naka-on duty. Number 5, he shall not drink any intoxicating liquor immediately before and during his tour of duty. Hindi dapat nakainom ng kahit anong alak na nakakalasing bago mag-duty or habang naka-duty. Number 6, he shall know the location of the fire alarm box near his post and to sound the alarm in case of fire or disorder. Dapat alam ang lugar ng fire alarm box na malapit sa ating pwesto para madaling mapatunog kung sakaling magkaroon ng sunog or kaguluhan. Number 7, he shall know to operate any fire extinguisher at his post. Dapat alam kung paano gamitin or pagganahin ang fire extinguisher na nakalagay sa ating pwesto. Number 8, he shall know the location of the telephone and or telephone number of the police precincts, as well the telephone number of the fire station and the locality. Dapat alam natin ang lugar ng telepono at telepono number ng presinto, fire station sa ating distrito. Number 9, he shall immediately notify the police in case of any sign of disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. Dapat kaagad natin ipagbigay alam sa pulis kung sakaling may kaguluhan, riot, at kahit anong panganib na labag sa batas. Number 10, he or his group of guards shall not participate or integrate any disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. Hindi dapat tayong mga security guard sumasama or sumasali or magbuo ng kahit anong kaguluhan, strike, riot, or kahit anong panganib na labag sa batas. Number 11, he shall assist the police in the preservation and the maintenance of peace and order and the protection of life and property, having in mind that the nature of his responsibilities are similar to that of the latter. So, ibig sabihin, dapat tinutulungan natin ng mga pulis sa pananatili at pangangalaga ng katahimikan at kayusan at pangalagaan ng buhay at ari-arian na mayroong pag-iingat. Number 12, he shall familiarize himself by heart with the private security implementing rules and regulation. Dapat pag-aralan natin ng buong puso with private security implementing rules and regulation.
Number 13, when issued a firearm, he should not lend his firearm to anybody. Hindi dapat itinututok ang baril ng kahit sino man kapag tayo ay naisyuhan or dala-dala natin ito habang tayo ay naka-on duty. Number 14, he shall always be in proper uniform and shall always carry with him his basic requirements and equipment such as writing notebook, pen, nightstick, baton, or radio. Dapat palaging maayos, malinis ang ating uniforme at kumpleto mula ulo hanggang paa. At dapat palaging dala ang mahalagang kakailanganin natin tulad ng writing book, ballpen, nightstick, batuta, at radio, hindi yung radio na transistor. Number 15, he shall endeavor at all times to merit and worthy of the trust and confidence of the agency. He represent and he client he serve in accordance with the rules and regulation of the Public Act 5487 under the General Supervision of Civil Security Group and Security and Guard Supervision Division. Dapat gawin palagi or magpakailanman ang kabutihan natin as security guard. Mahalaga ang tiwala at kumpiyansa sa atin ng agency or ahensya dahil sila ang magpapakilala sa atin, sa kliyente at alinsunod sa patakaran at tuntunin sa klaw sa ilalim ng pamamahala ng CSG or Civil Security Groups at ng SAGSD or Security and Guard Supervision Division. So yun mga kabrother, sana makatulong sa iyo ang topic na ito. At lalong-lalo na doon sa mga nagbabalak maging security guard ay malaking tulong ito sa iyo. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan i-follow, like, share, comments and subscribe Iron Hawk YouTube channel. Maraming salamat. Ako nga pala si Iron Hawk ang nagsasabing ang pagtulong sa kapwa ay nandyan sa palad mo. Bye-bye!